I think mo siguro si kung anong nakalabasan ng tier list ko. As of now, nilalagay ko lang yung mga naalala kong ano. Nabangit ko nga pala from my last video. Ito yung basically overall ranks ng mga monsters for Path of Adventure. Na nakita nyo naman, nilagay ko na itong dalawa. Ito yung obvious, pinaka-obvious na sa lahat ng Path of Adventure. Pwede nyo gamitin itong dalawa. Ito lang medyo optional na. Ito sa PVO content kasi. Itong dalawa. Ito yung dalawang number one. Ito, nag-reset ng skills. Right? Tapos mabilis pa mag-accumulate ng ulti. Put ng summoners mo. Ito, basically damage. Damage dealer. King of damage dealer sa mga boss. Hindi lang PvE. Ito PvE. Ito sa boss. Next na lang lalagay natin dyan. Naisip ko, I think this, ito deserve niya. Siguro medyo biased ako kasi ito yung unang pinamalakas kong monster. So, yan ang tank na ano. Yan ang pinaka-main tank ko pag kailangan ng tank. Unless, mahihirapan siya itank kasi nakukonta talaga siya ng iba minsan. So next siguro lalagay ko dyan ito siguro yan kasi damage na may heal pa tapos meron pa siyang defense down na kinalagay. So pwede rin siyang stun kung gusto mo mag stun ng konti, stun rules lagay mo. Siguro si Arden nang fall off na si Arden because of this super na eh. So si Arden siguro yung next dito. Wala akong Ardison, wala akong ganong comment. Pero, I think, galing dating Perna, ganong siya kalakas pumatay ng boss. So, kailangan nga lang niya madaming debuff ata, mga harmful effects. Next na, dito na si Ariel eh. Ariel ang lakas pa rin. From defense yung, ano niya, yung mga skills niya. Para lumakas yung heal. So, ang unat niya, kasi panig-defense yung stats niya. Natanggal pa siya ng mga harmful effects sa paampe. May regen, yung malas ng heal. Overall, pang Path of Adventure. Overall. Yan ba bang? Yung mga napili ko nung ito yata, Sushu. Antanggal kasi ng 4-star lang to, pero may yung immunity niya kasi napakaganda. Pero mas malakas siguro to. Si New card din kasi ito eh. Meron kayo nito, laki nyo. Pero hindi. Wala kasi, meron ako nito pero hindi ko ginagamit. Pero yung purple level up. Ito okay din to. Di ba nga dahil dun, pantanggal ng pangunta kay Laboratory. Laboratory of Madness. Ito siguro, ano ba pangalan na to? Casey. Ano yan, dito siguro yan sa bilang. Tapos, kasi ito yung dalawa combo mga na to parang laban kay Laboratory. So medyo specific lang talaga sila. Babaksa ko to dito. I think we'll see kung ano nakalabasan ng tier list ko. As of now, nilalagay ko lang yung mga naalala kong ito, water. Yung malakas din mag-heal to eh. Kaya siguro dito yan. Tatanggal pa ng debuff. Parang tatanggal ng buff ng kalaban. Ito Ophelia, wala ako nito. So hindi ko sure kung tama to. Around dyan kasi madalas ko rin makita si Ophelia sa panlaban sa panlaban sa Path of Adventure. Ito wala ako na ito, so hindi ko sure but malas siya pero nakita ko rin yan doon, isa sa ginagamit nila usually. So medyo specific masyado yung niya, pwede niyang patayin. The rest, parang hindi ko... Pwede rin siya dun kay ano? Pwede rin siya kay Laboratory of Madness. Pero other than that, Laboratory of Madness, saka Lava Cave. Yun, yung dalawang yun lang malakas siya. So, hindi katulad ni Perna, Ariel, Genoa. Tapos, so, sino pang pwede ko nalagay dyan? Ito kasi, ito yung una kong pinakamalakas monster. Kaya rin, bias ako dito. Kaya ito rin ginamit ko. Ang pinagagamit ko. Pantanggal siya ng buff to dun kay siya. Tapos water siya. So, pangunta siya dun sa element ng Forgotten Earth Shrine.
Yun, pagtanggal ng buff. Pero kung meron ka nito, si Rigel, hindi mo na kailangan magtanggal ng buff. Kailangan mo na damage sa heal, attack. Yun. Tapos ito, ginagamit ko lang siya. Bihira, para doon lang kay ano. Kaya lava cave. Parang basic attack siya. Basic attack user. Pero mage talaga siya. May defense down sa freeze kasi yan. Next, ito kasi malakas kasi damage ito eh. Kaya early on, kung bago-bago kayo, ito ang magandang palakasin din. 4 star lang yan. Pero ang lakas ng damage niya, nuker yan. Tapos dark siya, so wala siyang kainaan sa Path of Adventure. Unless yung bagong Path of Adventure, the light yun. So, parang malakas din damage siya, pero malakas din damage sa kanya. Tapos, itong fire. Dito, pero may pang madamihan kasi itong fire. Ito na lang ngayon natin. Eh, actually, yan. Ano lang yan, pang optional kung wala talaga kayo. Wala kayong air na, wala kayong art yan. 4 star lang yan. Kaya kaya yan. Tapos, ito si, malakas damage ito. Air specific lang din. Doon lang kaya ano. Doon lang sa Spider Queen. Pero mas malakas yan sa kapat at sobrang lakas na ito damage. Ayusin natin mamaya konti yan. Tapos, ito rin. Hindi ko sure pa kung saan ito, pero medyo generalized. Mag-gamit ko nito eh. And ito. So, ayusin ko muna, tapos balik ako. At kung natuwa kayo sa video, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe para sa mas madami pang gaming content. Ayan, siguro yan naisip-isip ko. So, itong tatlo, dito na pala yan. At ang naisip ko, more in general na malakas kahit saan sa Path of Adventure. Ay, sa Path of Adventure, pwedeng gamitin. Ito, maski water, yung spider, water, lagay mo to. Ito, ginagamit ko noon, yung level 15 pa lang. Pero na hard ata parang mahirapan ka na level 1 hard unless napakalakas nung fire na mo. Ito halos in general din ito eh, maski wind yan sa ano mo, maski lagay mo sa fire, eh invincibility yan bro. Hindi siya sa tablet, it doesn't matter kung ano kalakas yung damage mo, mas may kilto ka, reset yung reset yan, lagi kang invincibility. Ito binaksak ko kasi isip ko heal and unlock the damage. So, hindi gaano siyang makunat. Kung makunat siya, makawalan siya ng damage. Kung wala siya ng damage, makawalan siya ng heal. So, ang nilalagay ko dito, pure attack lang. So, tapos, binocombine ko ng may taunt, may provoke sa heal. Or, sa poprotectahan ko siya kailangan. May pagprotecta ng monster. Or ng summon. Ito, general kasi malakas yung region ng heal. So, kaya dito to. Actually, dito, siguro dito na yan. Mas mataas yung ano dito. Mga nagagawang Path of Adventure. So, yeah. Maski ilagay mo to sa wind. For example, wind yung nag-damage. And magkatanggal lang ano to. Ang harmful effect. Yung wind na Path of Adventure kasi nagbibigay ng bleed. Eh. Pwede niya tanggalin. May mataas defense nito. Diba? Ang build lagi nito, defense. So, maski kagatin siya ng kagatin. Nangangat kasi mas malakas yung damage. Kagatin siya ng kagatin nito. Kaya niyang i-survive. Next natin si Arden. Arden, damage dealer. Hindi ko alam kung malakas pa rin siya kung nasa may fire na siya. Baksa natin konti. Si Ophelia, hindi ko rin sure kung... Kasi wala akong Ophelia, kaya hindi ko sure kung ba't siya malakas. Ay, lagi ko siya nakikita, so... Lagi ko siya nakikita sa recommendation niya. Sushu, dahil sa medyo general siya. General na light, 4 star pero light, so wala siyang disadvantage na damage, dark lang siya mahina. Tapos next natin si Fox na water healer, siya nagtatanggal ng pero manipis eh, tanky yung laki mo dyan, ano eh, hindi mag-work kasi ang alam ko chance lang yung ano nito eh, yung skills na matanggal or magtanggal ng debuff or magtanggal buff chance. So, kailangan mo ng konting accuracy. Ito naman, ito rin, kailangan mo ng konting accuracy nito
Pero mataas din naman ano to chance ng pagtanggal ng attack up sa defense up. Pero masyadong specific to. Gulat na lang gawin natin ganito. Kasi other than that, hindi mo nagagamitin to. We're gonna use this. So water. Water is spider. Kailangan mo ng immunity doon. So yeah, baksak natin yan. So itong fire, wala ako na to. Pero nilagay ko rin dito sa B kasi matalas ko nga rin makita to. So I guess pwede siya sa Forgotten Earth Shrine saka sa Tiered Landscape sa damage team. Pero kasi meron na ito eh. Kung wala ka na ito, siguro ito nakuha mo. Kunwari, wala ang selective ticket. Selection ticket ba yun? Or ito yung ticket na gagamitin mo para magpipili ka ng monster. Yun. Eh, kung may natin bumalik ka na ano, player, siguro ito, option mo lang. Ito meron ka. Eh, pwede rin yun. Hihirapan ka ng konti. Dalawa lang pwede mong gamitan nito yung glance kina sa Forgotten Earth Shrine. So ito, ito medyo bias lang ako dito kasi ito isa sa pinakamalakas kong monster. Okay naman siya dun kaya ano eh, kay Forgotten Earth Shrine. Magkatanggal siya ng buff. Madalas magtanggal ng buff to. Kapag-stun pa. Malakas din ang damage. Saka kasi ano siya eh, medyo tricky rin patayin. Kaya matagal ko rin ginamit to. Pero after ko nakuha ito si Eleonora saka si Perna, alas hindi ko na magamitin ito eh. Kaya yung damage niya, hindi ko na kailangan ng damage niya. Parang ano lang, pang cover lang kung hindi ko magamit. Next, ito. Ikatanggal siya ng buff ng kalaban. Oops. Sa may counter siya na parang na ano, may chance na umatake siya ulit sa AoE. So pwede mong gamitin ito kay yung spider, kay Queen Spider's Nest. Pero hindi gaano maganda. Ito, secondary niya, pwede nang labanan yun. Kasi tank siya, nang may provoke siya. Magbibigay siya ng shield. Kasi nga, yung may counter nga siya. Kung every time tatamaan siya ng damage, may chance siya ma-counter ng AoE. So, tapos yung damage niya, galing sa, damage siya galing sa, dun sa shield na ginawa niya. Parang ganun eh. Basta, tanky na nag-damage ng AoE. So, okay rin to eh. Ito, meron ako nito pero hindi ko pa nga nagagamit. Nuker to. Nakita ko yung skills na to, naalala ko. Maganda nga mag-nuke to. Kasi to, multiple hits ata to eh. Tapos ang lakas ang damage. Pero, ang problema dito, dun lang siya kay ano, Tear Glance Cave. Dun kasi sa Forgotten Earth Shrine, sa fire, wala siyang extra damage. Pero ito na yung damage natin eh. Kailangan natin tank sa heal pag meron tayo nito. Kaya yun, kaya mababa siya. Ito general damage dealer. 3 stars lang to. Kaya to nasa B. Mas madaling kunin. Mas madali kaysa sa 4 stars to. Pero dark siya. Kaya rin malakas in general. Damage, basically damage dealer lang siya. Pang melt talaga ng ano. Kailangan mo i-link daw. Kailangan mo i-link. Para second skill lang. Second skill lang ginagamit niya. So pwede rin kung may Eleonora ato, gamitin mo. Masaya rin yun. Try nyo. Next, si Sharon. Sharon to. Si Sharon, silang siya kasi tumula siya kagamitin kay Temple of Darkness. Temple of Darkness. Kay Lava Cave muna siya ginagamit. Pwede muna siya gamitin kay Laboratory of Madness. Meron siyang unrecoverable. Right? So, kung kailangan unrecoverable at ito meron ka, ito gamitin mo kay Laboratory of Madness. Pero, primary pang contra na ang kalaban niya si Lava Cave. Si Lava Cave pangtalo din. Pantalo kay Lava Cave. Ito primary. Itong pusa. Itong wind. Sorry, nakalimutan ko pangalan mo. Last to. Kay Spider Nest. Queen Spider's Nest. Para siyang si Arden. Mababa lang. Binaba ko lang. Kasi dun lang siya ginagamit. Hindi mo siya gagamitin sa kanino. Kay Gearglance Cave. Pwede siguro. Pero kailangan mo ng matinding ano, healer sa front shield para mabuhay siya. Yung primary na gagamitin mo to kay Spider's Nest lang. Next, Kumiya. Paano ito? Kumiya, diba? Ito, pan-contra lang kay Laboratory of Madness. Kaya ito medyo mataas kasi 3 stars lang siya. So, I'm sure kung bago ka at napag-kamod ka ng konti, meron ka nito. 3 stars lang ito eh. Pang-contra agad dyan Laboratory of Madness kasi katanggal ang electric shock to
Tapos magbibigay siya ng mana regen pag natanggal mo yung electric shock. Nag-heal. Tapos yung isang yung first skill niya, nag-reset. Hindi nag-reset. Parang kay Elenova, nagbabawas ng cooldown ng skills ng ampe mo. Next, AC. Ito kasi may ano, pang laboratory of madness. Ito pwede mo i-combo. So, mas, pero hindi mo necessary kasi ito 4 star to. So, pwede mo rin makuha agad-agad. Pero dark nga lang. So, pero yung ako, itong dalawang to, malakas to para laboratory of madness. Aso lang, other than that, wala na akong paggamit ito. Maski general yung element niya. Like dark. Hindi ko po, try ko alamin kung ano. Try ko gamitin, pakayanin sa ibang monster, sa ibang Path of Adventure. Pero I have a feeling na around ditong damage lang to. Ditong, I mean, ditong rank na. And next si ito yung Cowgirl Fire. Pwede siya pang cover sa tier landscape. Kasi may burn siya sa madami siyang nag-reset yung skill niya. Kaso lang, mas maganda to kung madami yung kalaban. Kasi reset yung skill niya 20% lang. So, kung isa lang siya namaan, maski nag-crit, kailangan mo mag-crit para mag-reset yung skill. Maski nag-crit yung skill mo, isa lang yun, so 20% lang. Pero kung dalawa ang tinamaan mo, tapos nag-crit pareho, 20%, 40% agad yun. So, kailangan mo ang daming tamaan at reset yung skill niya. Pangit naman gamitin ito kay Spider, kasi kay Queen Spider, naman nag-spawn siya ng mga maliliit na spider. Kasi kontra sa ano eh, sa element eh. Pwede siguro sa early level, but I don't recommend using this sa higher level. Itong vampire na blue. Medyo bias lang ako dito kaya linakay ko rin ito dito kasi ginamit ko ito alaban dun sa lava cave. Kasi nag-freeze ito, na-freeze yung lava cave eh. Nag-freeze ito sa may attack speed ang build ko dito eh. Nag-defense down. So medyo pumapalag siya kay lava cave. Other than that, yun yung pinaka ano ko, tier list na general sa ano, general monsters na maganda mong pa-level up agad para sa ano, para sa Path of Adventure. Eh ito pala yung nilagdag ko, itong ano, magic arrow na fire. Pwede rin yan lava cave, pwede rin sa lava cave saka sa lava to, ano eh, lava cave at tier landscape kasi may burn to eh, tapos fire. Pwede siya kung wala kayo nito, wala kayo nito, pwede ito. Malakas din siya. Kaso nga lang, medyo mabagal kasi attack. Sa ano lang siya, precision sa attack speed. Yung kailangan mong build dyan. At kung nagustuhan nyo ang video, huwag mo kakalimutan mo like. Isang like, share, at subscribe lang. Kaya tulong pa na para maparami natin yung video natin. At, yun na. Yun lang basically yung ano ko, general monsters na magandang pa-level up para mapag-farm kayo yung runes. Kasi basically, so, napag-farm kayo yung runes, malakas lalo yung mga monsters nyo. Madami kayong monsters malakas, mas madami kayong content na nga or magagawa para sa, ano, sa game. Ayun, yun lang. Maraming salamat. Para sa muli. Mana.